Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Natutuwa ako na makita kayo muli ngayong araw. May bago na naman tayong paksang pag-aaralan ngayon. Ang paksang pag-aaralan natin ngayon ay iba't ibang uri ng kalamidad. Pero bago natin malalaman kung ano-ano ang mga uri ng kalamidad, pagmasdan muna natin ang mga larawan. Ano-ano ang masasabi ninyo sa mga larawan? Tama! Ang mga ito ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng kalamidad. Sabik na ba kayong malaman kung ano-ano ang mga kalamidad na ito? Pero bago natin malalaman, alamin muna natin ano ang kahulugan ng kalamidad. Ang kalamidad ay mga hindi inaasahang mga pangyayari sa ating kapaligiran o komunidad. Sabik na ba kayong malaman kung ano ang iba't ibang uri ng kalamidad? Tara, sabay-sabay na nating alamin. Ang una ay ang bagyo o typhoon or storm. So, pagbasa niyo yung tatlong larawan, ang mga ito ay halimbawa ng bagyo. Ano nga ba ang bagyo? Ito ay malakas na hangin kumikilos paikot na madalas may kasamang malakas at matagal na pag-ulan. Ang mga larawang ito ay ilan lamang sa mga halimbawa na dulot ng bagyo. Ang pangalawa ay baha. Ano nga ba ang baha? Ang baha ay ang pagtaas ng tubig. Maaring dulot ito ng labis na pag-ulan, bigla ang pagbuhos ng ulan o thunderstorm, pagkaipon ng tubig dahil sa pagbabara ng mga daluyan ng tubig, at tuloy-tuloy na pag-ulan sa loob ng ilang araw. Mayroon din tayong tinatawag na flash floods. Ang flash floods ay rumaragas ang agos ng tubig na may kasamang putik, bato, kahoy at iba pa. Mabilis ang pagdating nito at mabilis din naman ang paghupa. Narito ang mga halimbawang larawan na dulot ng baha. Ito ay nangyari sa ating komunidad. Ang pangatlong kalamidad naman ay lindol or earthquake. Ang lindol ay ang biglaang pagyanig ng lupa. Ito ay malakas na paggalaw ng lupa na epekto ng paggalaw ng mga tectonic plates o pagputok ng bulkan. Ang dalawang larawan na ito ay halimbawa ng pinsalang dulot ng lindol. So, maaring masira ang gusali o bubuhoy ang gusali at maaring magkakaroon din ng biak ang mga semento ng dahil sa lindol. Kapag mayroong lindol, huwag nating kalimutang gawin ang drop, cover at hold on upang maprotektahan ang ating sarili sa maaring pinsalang dulot ng lindol. Ang huling kalamidad ay ang landslide. Ano nga ba ang landslide? Ang landslide ay nagaganap sa pagbuksak ng lupa, putik o mga malalaking bato dahil sa pagiging malambot ng gilid ng burol o bundok. Ang dalawang larawang ito ay halimbawa ng pinsalang dulot ng landslide. At huwag nating kalimutan ang mga iba't ibang uri ng kalamidad. Mayroon tayong bagyo, baha o flash floods, lindol at landslide. Laging tandaan na ang kalamidad ay mga hindi inaasahang mga pangyayari sa ating kapaligiran o komunidad. Kaya nararapat lamang na tayo ay laging handa sa anumang kalamidad na darating. Sana ay may natutunan kayong aral sa ating pinag-usapan at sa ating leksyon ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita! Paalam mga bata!